praise, 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 and glory to God. So let us pray. Heavenly Father, I thank you once again for giving an opportunity to preach the gospel with boldness, O Lord, in accordance to your plan and purpose. Panginoon, itago mo po ako sa likuran ng iyong krus at mahayag lamang ang mabuting balita na inaantay namin, O Lord, ang muli mong pagbabalik. To testify, O Lord, to many, habang kami nandito, gamitin mo kami, O Lord, bilang isang sisidlan ng iyong mga salita. To testify your goodness and your faithfulness unto us. This we pray in Jesus' name. Amen. So, sabi mo sa katabi mo, you only need to believe to have an eternal life. Amen. Po, tayo ay umupo na. At let us talk, discuss about the life of Jesus Christ and how we should believe. Amen. So John chapter 20, sa verse 29, ano sabi riyan? Verse 29 of John chapter 20. Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and have yet believed." Kayo po sa verse 30. Verse 31, sabay-sabay tayo. "But these are recorded so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, that they believing you may live life in His name." Amen. So, lahat ng naniniwala at nananampalataya na si Jesus Christ ay anak ng Diyos, pumalakpak nga ng malakas. Yung malakas na bigay todo. Para yung nakita si sino? Si Nora Honor or si Bilba Santos. Grabe. Kilala niyo pa ba yun? Amen. Ganun ano? Yung mga nakakita kayo ng artista, sumisigaw pa eh. Ganun ba kayo ka-excited kapag araw ng pagsamba sa Lord? Or naobliga na lang kayo kaya kayo nandito. Kasi lahat ng excited may kasama yan eh. Amen? May bit-bit yan. Sabi mo sa katabi mo, excited ka ba talaga? Kasi yung mga na-excite, nagbibit-bit yan ng ano, "Uy, alam mo, darating doon si ganyan, meron doon magandang balita." No? Binamamalita niya na ang Panginoon ay darating, kailangan excited tayo. At malaman natin kung anong dapat na preparation para sa kanyang pagdating. Amen? Sino rito naniniwala anak siya ng Diyos? Ha? O konti nag-amen, Lord. Excited ka ba? Eh, yung mga anak ko, pag parang hindi sila excited eh. Pag umadarating ako, parang normal na lang na umaalis at bumabalik ako eh. Amen? Bakit kaya? Parang loose ang pagmamahal pag ganoon. Dapat pag umaalis ang isang minamahal mo, medyo malungkot ka. Kahit hindi totoo. Amen? Pag bumadating naman, parang ang saya-saya mo. Excited na excited ka. Sumisigaw ka pa. Hallelujah! Alam nyo, ganun dapat ang attitude natin kapag nasa church tayo. Amen? Kasi ang church, hindi daw, sabi na ni Bishop Ted, hindi cementerio. Amen? No, yung church, no, ay hindi rebulto ang nandiyan. Andiyan ang presensya ng Lord. Sino naniniwala rito? Ang katabi mo, sisidlan niya ng presensya ng Lord. Amen. At kapag ikaw, ang presensya ng Lord nasa sayo, ang salita niya nasa sayo,
excited ka na magbibigay ka ng pahayag patungkol sa kanyang pagdating. Yung presensya niya dapat nararamdaman ng mga tao. Amen? Hindi yung anniversary, excited na excited tayo. Eh ano ba anniversary? Magsasayaw ka rito, parehas, no, di ba? Hindi tayo dapat na papagod na mag-invite ng tao sa presensya ng Lord. Bakit? Ito ang very purpose. Bakit tayo nag-aantay sa Kanya? Amen? We are no longer living here. Tingnan nga natin ang 1 Corinthians chapter 15. Let's begin with verse 35. Do you believe that Jesus Christ is God? Sino rito naniniwala? Pumalakpak nga ng malakas. So yung ibang hindi pumalakpak, hindi sila naniwala. Okay. Verse 35, basahin nga natin ito. But someone may ask, how will the dead be raised? What kind of bodies will they have? Okay, verse 36 kayo. Palitan tayo. Ayan. No, what? Doon muna. Verse 36. What a foolish question, sabi. When you put a seed into the ground, it does not grow into a plant unless it dies first. Kailangan mamatay muna ang isang buto na itinanim sa lupa para ito mag-grow. Amen. Para ito mabuhay. Unless a man die. Yung seed a put into a ground, tandaan nyo, tayo lahat ay galing sa dust. We are came from the ground. Amen? Lahat tayo. Ano yung seed na sinasabi rito? Yung seed na yon ay ang salita ng Diyos na nilagay sa ating puso't isipan upang ito ay maunawaan natin ang plano, ang purpose ng Lord sa atin. Hindi para lamang tayo yung sumagana rito sa mundo. No. Ang kasaganahan hindi lang sa mundo. Binibigyan ka ng kasaganahan ng Lord kasi gusto niya gamitin mo lahat ng meron ka for His kingdom's purpose. Amen. Pasasaganahin ka talaga yan. Ano na yun? Andoon na yun. Hindi mo pa pwedeng hindi ka pasaganahin ng Lord kung ikaw ay nagpapagamit. Kaya ikaw ay nagiging matabang lupa, hindi matabang nilalang, no? Matabang lupa dahil gusto ng Lord na mag-grow ka spiritually. Amen. Amen. Kaya ang nourishment, si Jesus sabi niya, my food is to do the will of the one who sent me and to finish His work. Kaya ito, no, hanggang hindi ka namamatay sa sarili mo, yung ecology, ay hindi ka mag-grow. Kailangan ang mag-grow sa'yo ay ang salita ng Diyos. Nakuha natin? Kaya sabi niya rito, no, when you put a seed into a ground, it doesn't grow into a plant. Hindi yan magiging plant agad, no? You must die first. And then the growth will follow. Amen. Then verse 37, tingnan nga natin. Basahin nyo nga. And what you put in the ground is not a plant that will grow, but only a bare seed of wheat or whatever you are planting. Ano pinlant mo kanina? Nagplant ka ba ng salita ng Diyos? Kaya nga yung seed na sinasabi ko, it is spiritual education for everyday devotion. Yung seed. Bakit? Para maunawaan natin na yung tinatanim natin na rhapsody of realities o yung word of God everyday na mine-meditate mo day and night, ito ay mag-grow
into reality. Kasi faith yan eh. Ano ba yung faith? Hebrews 11:1. Faith is the substance of the things we hope for and the evidence of the things we do not see. And in Hebrews 11 verse 6, ano yung 11 verse 6? Basahin niyo, want to go. God without faith. Okay. 1, 2, 3, go. And it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. He rewards those who sincerely seek Him. Pero kailangan, you must believe. Yan, sabi yan, no? Must believe that God exists. Hindi pa pwede yung katulad ni Thomas na pag nahipo ko ang kanyang daliri o mapasok ko ang daliri ko sa kanyang daliri, eh maniniwala na siya. No, that is not faith. Faith is the substance of things we hope for. Hindi yung to see is to believe. You have to believe first before you see. And that is faith. Balik mo roon sa verse 38. So, God gives it a body just as He planned. And to each of the seed, a body of its own. Kaya yung faith mo, kapag kung ano yung pinanghawakan mong salita ng Lord, no? Kung ano yung mineditate mo na isang araw o isang linggo o isang buong tawag dito, buong isang buwan or 60 days challenge, no? Magkakaroon yun ng result. Hindi pa pwedeng hindi. Amen? Pinaniwalaan mo na within 60 days, no? Sinulat mo pa, Lord, ito mangyayari sa akin. Yan ay mangyayari sa iyo. If you consistently believe. Because Jesus Christ never, the word of Jesus Christ never failed. Hindi yan, hindi siya nagbibiro. Lahat ng sinabi ng ating Panginoon, seryoso siya. Kaya wala kang makikitang he smile while he speak of the word of God. No, seryoso ang ating Panginoon. Kaya pinagagalitan niya ang kanyang mga disciple. You of little faith, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Hindi nila mapalayas yung demonyo. But this kind can only be, sabi niya, happen with prayer and fasting. Kaya makikita natin, no, yung 60 days, meron tayong prayer and fasting. Sino rito nakaranas ng answered prayer? Taas nga ang kamay. Hallelujah. Pumalakpak ka ng malakas. Kasi nga, yung hindi nyo nakita, bigla nyong nakita noong pinaniwalaan nyo. Just speak the word. And the word will become flesh. Mangyayari. Hindi pa pwedeng hindi. Bakit? Sinabi yan ng Panginoon eh. Ask anything in my name, I will do it. Hindi ikaw ang gagawa. Yung hindi mo nakikita, yun na mismo ang gagawa para makita mo. Amen? Okay, verse 39. Tingnan na natin. Sa 1 Corinthians 15:39. Basahin nyo, want to go? Similarly, there are different kinds of flesh, one kind for humans, another for animals, another for birds, and another for fish. Verse 40. There are also bodies in the heavens and bodies on the earth. The glory of the heavenly bodies is different from the glory of the earthly bodies. So, tandaan natin ano, ang glory ng earthly bodies, makikita mo, tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo, ang glorya mo ay different sa glorya ng heavenlies. Amen. Mas nagniningning ka kaysa ngayon. Ikaw ay bituing, may ningning. Amen. Hindi ikaw bituing, walang ningning. Magniningning ka. Why?
Because of the word of God, makikita nila hindi ikaw, kundi yung pinaniniwalaan at pinananampalatayaan mo. The reason why there are also bodies in heavens and bodies on earth, kasi si Jesus Christ, nung naparito, ang body niya is yung sa earth, di ba? Earthly. Pero nung makita siya ng mga disciple niya, after 3 days, yung resurrected body, glorious body na yon. Amen? Hindi na yun yung katulad ng body niya. Kaya nga sabi niya sa kanyang mga disciple, huwag niyo muna akong hawakan. Hindi pa ako nakakabalik sa aking ama. After 8 days, no? Saka pa lang siya nagpahawak kay Tomas. Tomas, sige, hindi ka maniwala, hawakan mo. I'm the same Jesus. Kaya yung katabi mo, makikita mo yan, mahahawakan mo yan. Because kung papano na-caught up si Jesus sa air, ganun din siya bababa. According to Bible. At ang pagbaba niya, hindi na yan bababa sa lupa, no? Para magpapako sa krus. You and I, we're going to the air. Sasalubungin natin siya kapag ikaw ay nakasulat sa libro ng buhay. Tanungin mo yung katabi mo, sigurado ka na ba? Yung pangalan mo ay nakalista na. Nakakatakot yun. Yung gigi mo, sabi mo, sigurado ka na ba talaga? You must be sure. The assurance of salvation, what we teach, what we say to our disciple, no? Kailangan, sure na sure ka. Basahin nga natin yung John 3:16. Baka nakalimutan na natin. Okay, John 3:16. Ano ba ang requirement ng Lord? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Pag may nagbibigay sa'yo, anong gagawin mo? Tatanggapin mo? Hindi. Ah, regalo yan eh. Amen. Kapag may nagregalo sa'yo, tatanggapin mo? Hindi. Whatever it is, tatanggapin mo yan. Hindi mo na yan iba-value kung yan ay Hermes. Ano? O limited edition na Louis Vuitton. Amen? Hindi mo nang titingnan kung ano yan. Ang value noon, may nagbigay sa'yo, may nagmahal sa'yo. Amen? Kaya sabi ng John 3:16, for God so loved the world. Minahal niya ang mundo. Kaya siya nagbigay. Amen? Kasi kung hindi siya nagbigay, hindi mo mararamdaman ang pagmamahal. Ang kailangan lang paniwalaan mo kung ano yung binigay niya. That whosoever believe in Him shall not perish but have an eternal life. Yan po ang binigay ng Lord sa atin. Amen? Sino rito tumanggap na ng eternal life? Sige nga, pumalakpak nga ng malakas. Sabi mo, I receive it. I believe it. Kaya nga, John 1:12, no, sinabi roon, for as many who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the power to become children of God. Verse 13, not of natural descent, nor of human decision, but of God. Or husband's will, but of God. Amen? Ang pinaniwalaan mo, ang tinanggap mo, hindi mo nakikita. Pero pinaniwalaan mo, ano yun? Salita. And the Word became flesh. Verse 14, John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us. Kasi hindi magde-dwell si Jesus Christ sa iyo. Hindi ka magiging anak ng Diyos kung wala si Jesus sa iyo.
At hindi magdwe-dwell si Jesus sa iyo kung wala kang tinatanggap. Kaya yung daily devotion mo, importante for your future, not for your present. Yung mga Old Testament, ano na yan? Past na yan. Mangyayari lang yan sa iyo kapag pinaniwalaan mo ang salita ng Diyos. Kasi yung mga nagsalita na tao namatay. Pero yung salita ng Diyos sa tao, nag-remain. Amen? Jeremiah 29:11, "For I know my plan for you," sabi niya kay Jeremiah. At si Jeremiah sinalita sa atin. At pinaniwalaan natin. Kung hindi mo pinapaniwalaan yun na may plano ang Diyos sa iyo, may purpose ang Diyos sa iyo, wala kang gagawin tomorrow. Hindi ka mag-i-invite. Hey, ako na lang pupunta ron kasi obligasyon ko. Kasi ako yung magre-read. Kasi ako yung kakanta. Kasi ako yung dad-dance. Pero pag hindi ka naka-assign, ay, meron namang ano eh. Meron namang live. Amen. Be, hindi kami naka-live ngayon. So, in order to for you to experience the love of God, kailangan ipakita mo yung pagmamahal ng Diyos na ginawa niya. Siya nga, Diyos, ipinakita niya sa tao, sinamahan ang tao dito sa mundo para lamang ipakita yung pagmamahal, totoong pagmamahal niya. Naging flesh siya. At He dwell among the people. Eh tayo, hindi natin ma-accept yung ganoon na regalo na. Bakit hindi natin irigalo din sa iba? Amen. This is the word of God. Kaya kailangan, kapag naniniwala ka, no, hindi ka lang may meditate at nagde-declare, kundi ginagawa mo kung ano yung pinaniniwalaan mo. Amen. Matthew 28, ano sabi roon? Verse 19, "Therefore go and make disciple." Sa Mark 16, verse 15, go. May inutos sa atin ang Lord. Wala, hindi pa pwedeng hindi mo gawin kasi inutos yun eh. Hindi ka lang yung magpipreach dito, no? Ang preaching is throughout the world. Kaya kailangan talaga na ma-practice tayo, no? Paano tayo magdi-disciple? Ano ba yung discipleship? And discipleship is making known of the Word of God. At i-transfer natin yung spirit na yon. Why? Because that is what you're going to witness. Katulad ng binasa natin kanina, no? Ano ang witness daw? Sa 1 John 5, verse 5. Sabi riyan, "Who is it that overcome the world?" Sino raw ang nakapag-overcome the world? "Only he who believes that Jesus is the Son of God." Yun lamang. Kaya natin pinag-aaralan itong Jesus Christ is the Son of God, no? That we believe because we love other people. Hindi lamang tayo ang dapat maniwala. Ay sabi dyan, napakaliwanag. "Only he who believes that Jesus is the Son of God." Next verse. Ang sabi pa dyan, verse 6. "This is the one who came by water and blood." Kaya yung flesh, no? Ay yung word, naging flesh with water and blood to testify the presence of Jesus Christ through the world. Noong mamatay siya, yung blood na ubos. Tapos natira yung water. Amen? That is the testimony that Jesus Christ of the Word of God in the presence of many. Amen? It testifies, sabi riyan, no? He did not come by water only, but by water and blood. And it is the Spirit who testifies.
Sino nag-testify? Yung word niya. Yung word niya na nilakaran niya dito sa mundo. Kaya yung salita ni Jesus Christ is the word of God. John 1:14, and the word became flesh and dwell among us. Ngayon, kung wala kang word of God, anong paniniwalaan mo? Anong paniniwalaan mo? Tanungin mo nga sa katabi mo, anong pinaniwalaan mo ngayon? Kasi maraming word ang mundo. Hindi mo na alam kung ano ang totoo. Amen. May word ang vlogger. Ito salita niya. Kinontra ng isang vlogger. Ito salita niya. Kaya ngayon, nagbablog ka na rin. Hindi mo alam kung ano ang totoo. Ang iniisip mo ngayon, ah, kumita ng malaki itong vlogger na to, ah, magbablog din ako. Napakagulo ng mundo. Amen? At yan ay hindi natin tinatanggap. Amen. Gusto nyo ba magmura ako? Mura ngayon ang bigas. Amen. So, hindi maganda. Amen? Kasi the abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano yung nasa sa loob ng tao, hindi yun ang yung nilalagay mo sa bibig mo, sabi ng Bible. It is not what you put into your mouth that defiles man. It is what you take out from your mouth. Because the abundance of the heart, your mouth will speak. Kaya kapag kinoconfess mo salita ng Diyos, matutuwa sa iyo ang Lord. Ang mga angel, tuwan-tuwa yan. Pagpalain yan. Bakit? Yun ang salita ng Diyos eh, for you to be blessed. Amen? Wala kang pera. Huwag mo sabihin, wala kang pera. Ang dami kong pera. Lord, thank you. Overflowing ang blessing ko. Ang sinasalita mo mangyayari. Amen? Makakabayad ako ng utang. Thank you, Lord. Pupunta ako para... Hindi, huwag kang pupunta rito nang may, sabi mo, ay hindi ako pupunta roon ngayon, may sakit ako. Kinonfess mo na may sakit ka. Ang devil tuwan-tuwa, hindi siya makakapakinig na salita ng Diyos ngayon. Bakit? May sakit daw siya eh. Sino nag-confess? Di ba? Ikaw na yun. So do not confess negative words. Amen? Kahit na sabihin, ang taas ng sugar mo, nahihilo ka na, no. Rebuke it in the word of God. By the word of God. Amen. Tawanan mo, sabi nga ni Freddy Aguilar, ang iyong problema. Huwag mong meditate ang problema mo. Amen? Amen. Hindi ka dapat na nagre-rely doon sa nangyayari sa paligid natin. Okay, sa verse ano, tingnan natin ang verse 6 ng 1 John 5. Once again, but by water and blood, and it is the Spirit to testify, because the Spirit is truth. So the Word of God is truth. Meditate natin. Sabihin natin John 14:13. No? Sige, John 14:13. Hindi nila alam. One, two, go. One, two, three, go. And I will do whatever you ask in my name, so that the Son of may bring glory to the Father. So that the Son will glorify the Father. Ask, sabi dyan, no? I will do whatever you ask in my name. And the second verse, 14:14. One, two, go. You may ask me for anything in my name and I will do it. Sino gagawa? Si Jesus. Sa pangalan niya. Amen? Huwag sa pangalan ni Pastor, wala kayong makukuha. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya kapag nagpalayas kayo ng mga problema, ng mga sakit at karamdaman, ng demonyo,
speak in the name of Jesus. Huwag kayo magpe-pray, Lord Jesus, in your name. No, wag. Because you have the authority, you have the power and authority given by Jesus Christ himself. That's why when you pray in the name of Jesus, you ask him, pag sinabi niyo sa demonyo, in the name of Jesus, they will get out. Dalayas yun. Bakit? Sino nagsalita? Si Jesus. In his name. Amen. Kaya yun yung faith. Hindi mo nakikita, pero mangyayari at mangyayari. Sabi mo, Panginoon, sa pangalan mo, ako ay magiging bilyonaryo. Kita nyo, ang lakas ng ano nyo. Pag ganyan talaga, lumalakas. Pero pag hindi nyo pa alam, no, ayaw nyo sabihin. Eh, no? I want to go. Panginoon, dahil sinabi mo sa iyong salita, ako ay magaling na. Amen. Paniwalaan mo, only believe. You may ask for anything in the name of Jesus. Kaya nga, for as many who believe him in his name, he gave them the power to become children of God. Only believe. Amen. Okay, balik natin doon sa binabasa natin sa 1 John 5. Verse 7. For there are three that testify. Okay, verse 8. Ano yun? Verse 8. John, 1 John 5, verse 8. The water and the blood, and the three are in agreement. So, nag-a-agree ang word, nag-a-agree ang water, at nag-a-agree ang blood sa iyo. Kasi tayo yung soil eh. We are the soil na yung spirit, yung water, at yung blood nasa sa atin. Yan yung flesh. Kaya kapag pinag-agreehan na yan, lahat ng ginagawa mo, no? Meron kang nagte-testify sa iyo. Lahat ng sinasalita mo, lahat ng ginagawa mo, kinikilos mo, iyan ang magte-testify kapag dating ng ating Panginoon. Amen? Haharap ka sa Lord eh. Hindi pa pwedeng hindi. So, wag mong anuhin kung sino yung nakakita sa iyo or sino yung nakakilala sa iyo. They will not going to testify it when you are already in the presence of God. Nakuha nyo? Hindi yung katabi mo magte-testify sa'yo, Lord, kasama ko to nung ano. Hindi. Hindi sila. Only the word, your blood, and the water will testify against you. Or, tawag dito, in favor of you. Amen. Amen. Pag nagkakasala ka rito, huwag mo sisihin yung katabi mo. Sabihin mo, hindi kita sisisihin. Lumayas ka sa akin. Hindi demonyo yung katabi mo. Hindi. No. Katulad mo rin siya na pagdating ng araw, no, when we see the glory of God, ang magte-testify mismo ang word that became flesh. Amen. So, tingnan natin yung verse 7. Sabi rito sa verse 7. For there are three. Verse 1 John, verse 9 na tayo. If we accept the testimony of men, the testimony of God is greater. Because this is the testimony of God that he has testified concerning his son. Amen? So verse 10. Whoever believes in the Son of God has the testimony in himself. Kaya kailangan talaga magpaniwalaan natin si Jesus Christ. Believe Jesus Christ is the Son of God. Because whoever believes in the Son of God has the testimony in himself.
Whoever does not believe God has made him a liar. Ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Amen? Because he has not believed in the testimony that God has borne concerning his son. Kaya marami, nakikita natin, no? Narrow is the gate for salvation, but broad or highway for destruction. Sabi ng Word of God. Tingnan natin, doon ka sa narrow path. Go straight. Huwag kang magpabanjing-banjing ngayon. Nakakatakot na ang nangyayari sa paligid natin. And this is the testimony of the truth of Jesus. Nung sinabi niya. So, verse 11, sabi rito, and this is the testimony God has given us eternal life. Sabi mo sa katabi mo, may eternal life ka. And this life is in His Son. Wala sa iyo, wala sa nanay mo, wala sa tatay mo, wala sa anak ng Diyos. For as many who believe in His name, He gave them the power to become children of God. Sa King James Version yun, John 1:14. Amen? May kapangyarihan ka maging anak ng Diyos. Kaya, tinawag doon sa tayo na co-heirs of Jesus Christ. Lahat ng kayamanan ng kalangitan, ng langit at lupa, binigay sa atin ng Diyos. We are co-heirs of Jesus Christ. Kaya whatever you speak in the name of Jesus, mangyayari talaga. Because God is the creator of heaven and earth. Ano sabi niya sa Mark 13:31? The word, no? Hindi mawawala. Mark 13:31. Okay, basahin natin. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Sino ba yung word na yun? Si Jesus. Amen? That became flesh. Kaya yung word na yan, kapag meron ka araw-araw, hindi yan mawawala. Pero itong mga damit natin, after 10 years, butas-butas na yan. No? Lalo na pag paborito mo. Amen? Isang buwan pa lang, wala na. Kinain na ng daga. Amen? Kinain na ng washing machine. Yung iba nga, no? Tatlong araw pa lang na kabibili mo pa lang, umurong na. Bakit? Nilagay mo doon sa, ano, sa dryer. Wala pang isang linggo yung ano mo kaya uso ngayon yung hanggang dito lang ang damit, ano? Hindi halata. Amen. Nilalagay lang nila yan sa washing machine, ganito kahaba yun tulad ng binigay nyo, oh. Pero after 3 days, dahil ano, hanggang dito na lang, oh. Kita na yung pusod. Amen. So, huwag kayong magtataka. Amen. Hindi nila kasalanan yung kasalanan ng washing machine. Glory to God. So, heaven and earth will pass away, but not my word, sabi ng Panginoon. Amen. So, let's go back sa verse 11. And this is the testimony God has given us eternal life. Yun yung pinangako niyang hindi mawawala. And this life is in His Son. Verse 12. Basahin niyo. Whoever the Son has life, whoever does not have the Son of God, does not have life. Sino rito may Son of God? Amen. Ha? Sino na rito na naniwalang meron siyang Son of God? Palakpakan ng malakas. Paniwalaan natin na ikaw ay hindi na mamamatay. You have eternal life. Amen. Kaya yung mga sakit at karamdaman, yung mga problema rito, pansamantala lang yan. Ano ba pinoproblema ng tao? Lord, katapusan na. Lord, first week na. Lord,
Problema ba talaga yan? Tanungin mo nga sarili mo, problema ba talaga yung pinaproblema ng tao? O ikaw lang na problema talaga? Amen? Sometimes, talagang ano tayo, caught tayo ng mga situation. Dito sa mundo, nandyan yung thief. The thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Ang ninanakaw niya, salita ng Diyos sa iyo. Ang ninanakaw niya, si Jesus. Wala naman siyang nanakawin sa iyo eh. Dahil wala ka naman talaga eh. Amen. Sino rito o pinanganak na meron ng kotse, bahay at lupa? Wala, di ba? So, sabi mo sa katabi, wala ba talaga nanakawin sa iyo eh. So, sabi ng Bible, naked we came into this world. Sabi ni Job. Kasi si Job, no? Talagang pinagpala siya, si Job, the book of Job. Pinagpala siya ng Lord. Bago pa lang siya pagnakawan ng devil. Job is righteous in the eyes of God. Andyan yung lahat. Yung mga anak niya, yung mga ano, pinagpala siya. Pero ano nangyari? Ang devil nakiusap sa Diyos. Sabi niya, kaya mo naman, kaya ka pinagpe-praise the Lord yan eh, dahil pinagpapala mo yan eh. Tanggalin mo lahat ng pagpapala mo pag hindi sinumpa ka niyan. But God said, I know who. I-try mo, wag mo lang siyang papatayin. Ha? Try mo. So ano nangyari sa buhay ni Job? Lahat nawala. Pati ang kanyang mga anak. No? But when God already knew and tested him, lahat naman, 100-fold, binalik kay Job. Amen? Gusto niyo ba yun? So huwag niyong alalahanin lahat. Paniwalaan nyo na si Jesus nasa sa inyo. Nothing is impossible. When Mary accept the word of Jesus, of the angel, let it be, because I am a servant of God, let it be according to thy word. And the word became flesh in her belly. Miracle will come when you believe. Believe the word that Jesus Christ is the Son of God, and you will become a children of God. Not of natural descent, nor of human decision or husband's will, but of God. Remember, your faith will going to give evidence of the things we hope for. Yung pananampalataya natin, kapag binigyan natin ng action ito, then that is the real faith. Amen. Huwag tayong magsawa na mag-imbita. Hindi ka mag-imbita dahil andito may bisita tayong bishop o gusto nating i-impress lang yung mga tao. No. Impress natin ng Diyos. Begin to impress God in His Word. Kasi siya yung dapat na ini-impress ng tao. Siya yung dapat na pinapupurihan. We do not come here dahil marami tayo, no. Dapat kapag nag-invite ka, bigyan mo sila ng Word na sila ay saved na at assurance of salvation, sila ay mananatiling buhay. Amen? Pero unless na ikaw ay buhay pa sa laman, hindi mo magagawa yan. Ay, nakakahiya. Baka mamaya ma-reject ako. Sino rito nagtatrabaho sa sales? Di ba, sa sales, number one na kinatatakutan mo yung ma-reject ka? Look at Jesus. Normally,
Ang nire-reject hindi ikaw. Ang nire-reject yung Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Lahat ng bagay dito ginawa alang-alang sa Kanya. John 1:3 nga. John 1:3. In all this, ginawa ng Diyos. Basahin natin, John 1:3. One to go. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Anong po problemahin mo kung ginawa sa Kanya para sa iyo? When you receive Jesus Christ, when you believe that He existed, that He is the Son of God, you receive the same na ginawa ng Diyos. Because He is the Word in the beginning. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Walang ginawa ang Diyos. Wala kang nakikita rito. Meron bang ano? Hindi ginawa ang Diyos? Meron. Katulad ng upuan na yan. Pero yung source ng upuan na yan, galing sa Diyos. Amen? Walang nag-exist na metal dito na ginawa ng tao. Walang nag-exist dito na puno na ginawa ng tao. Tinanim ng tao, pero ginawa ng Diyos lahat yan. At merong tinanim ang Diyos sa puso at isipan mo na dapat mamunga rin. Amen? Kaya kapag tinanggap mo siya, the Word, in John 1:14, it will become flesh. Magalakaran mo ang lahat ng salita na sinabi ng Diyos sa iyo. And this is a mystery actually. Verse 13 ng John, 1 John 5, I have written these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Yan po para maniwala ka na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Sige nga, basahin nyo nga. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Verse 14, and this is the confidence that we have before Him, that whenever we ask anything according to His will, He hear us. Anything, hindi some, hindi few, anything. Nagsisinungaling ba ang Diyos? No. Kaya sabi ni Paul, and this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He hear us. Next verse, verse 15. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the request that we have asked of Him. Verse 16. If anyone sees his brother committing a sin not leading to death, he shall ask and God will give him life. To those who commit sins that do not lead to death, there is sin that leads to death. I do not say that one should pray for that. Ano yung sin that will lead to death? Hindi na natin pagpe-pray. May sin na nag-lead to death. Pero yung nagsisin, nagkakasala, na pwede pa naman ang salvation, pag-pray natin. Amen? Pag-pray natin. Lalo na yung wala pa sa church. Pinagpe-pray mo na, Lord, ito, atin to ng anniversary. After anniversary, ano na? We need to follow up. We need to follow up. Ano na nangyari sa kanila? Ikaw ang nag-imbita, ikaw mag-follow up. Amen? Hindi pa pwedeng pabayaan mo na lang sila. Because the sin that they did is not leading to death. Ano yung nag-lead sa death?
Hebrews 10:26-27. Basahin nga natin. Hebrews 10:26-27. Okay, go. For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sin, but a fearful expectation of judgment and a fury of fire that will consume the adversaries. Wala na nag-aantay, ano? If we deliberately. Alam mo na yung truth eh. Ano yung truth? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Siya yung truth. I am the way, the truth, and the life. Nireceive mo na siya. Tinanggap mo na ang truth. Then, there is no longer remains a sacrifice kapag dinideliberate mong nagkakasala ka pa. Amen. Anong witness ang magwi-witness sa atin? The word, the blood, and the water. So remember this, my dear brother, alam mo na ang tama. Alam mo ang katotohanan. Let's go along with the truth. The truth will set us free. Amen. Huwag tayo maging relax. Kasi marami na ang mga ano nangyayari sa paligid natin. And this is the beginning of birth pain. Napakahirap yata, no? After ng gera, yung mga nakikita ko sa TV, namamalimos sila ng pagkain, nag-aaway-away sila sa pagkain. Sa napakaliit na pagkain lang, dahil sa gutom, nakikipagsiksikan sila, nakikipag-away sila. Sa Gaza o sa Israel. Gusto niyo bang mangyari rin yan sa Pilipinas? We need to pray harder right now. Kasi in the blink of the eye, parang darating ang Lord. Tingnan nga natin ang ano. Sabi rito sa 1 Corinthians, marami pa pala to, hindi ko na iaano. So sabi rito, yung mystery ng Bible, verse 51, 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Nakakatakot ito. Kasi baka ma-caught in the act tayo. Amen? Ano sabi yan? Basahin nyo. One to go. But let me reveal to you a wonderful secret. We will not all die, but we will all be transformed. Okay, verse 52. It will happen in a moment, in the blink of an eye, when the last trumpet is blown. For when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever. And we who are living will also be transformed. Sabi mo sa katabi mo, magiging transformer ka. Nilipad ka. Amen. You will be transformed in the blink of the eye. Yung isang kisap mata na hindi mo inaasahan. And then rapture will come. Amen. It will happen in a moment, in the blinking of eye. When the last trumpet is blown. For when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever. No? Kapag ikaw yung seed na namatay dito sa lupa na ito, you are dead. And then, you will be alive. And then you will be raised to live forever. And we who are living will also be transformed. So kapag ako nawala, wala na ako, di ba? History na lang. Ganyan din kayo. So it's not about the age. It's about the will of God. Si Moses hindi na natiling buhay. Amen? Nawala rin siya. Pero binuhay siya ng Panginoon nung siya ay nakapako na
sa Diyos. Lahat ng saint, ginawa niya. Sabi mo sa katabi mo, ikaw din. Huwag ka malungkot. So, sige, tayo mag-transform na. Amen. Let us all stand. Sabi rito sa verse 53, for this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. Now, verse 54, when this perishable put unto imperishable, and this mortal puts on immortality, then the saying that is written will happen. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? O death, where is your victory? O death, where is your sting? Nasaan ang kamandag mo, kamatayan? For the last enemy of God, verse 56, the sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, verse 57, who give us the victory. Death through our Lord Jesus Christ. So, dear brothers and sisters, be firm. Do not be moved. Always be outstanding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah.